Ang video na ito ay feedback ko sa aking masterclass Journey to the Fruitfulness Business Farming Reference Bible and Plants. Kung paano nga ba? Halina at samahan niyo ako hanggang sa dulo, pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ang aking video at paki-pindot na din ang subscribe button, ganun din ang bell icon para palagi kayo updated sa mga darating kong upload. I'm Gem Ezpeleta. Welcome to my channel. Muli ang iyong lingkod na tagapag-alaga ng katutubong Hebreyo, tunay na Israelita at isa ding magsasaka. Hello, Sir Dudong. Thank you for your word of wisdom that you share to me. Speechless ako doon when you asked me. I almost got teary eyes kasi you helped me a lot. I am Gemma Ezpeleta, working in Israel for 20 years as a caregiver. Nag-abroad ako kasi I want to buy my parents ng lupa para hindi kami palagi paalisin sa tinitirhan naming kubo kasi hindi naman amin ang lupa. Pinalad ako makapunta sa Israel sa pamamagitan ng salary deduction. Mahirap lang ang Hudyo na naging amo ko. Bedridden, 100% handicap siya. Nakapagsalita siya at maayos ang isip. Buong katawan niya ay paralyzed. Gid. Maldita pa ang ugali. Pero sabi mo nga, kaya maldita dahil binabago ng Diyos ang ugali ko. Kulang palagi sahod ko. Kahit off ko, wala bayad pag nagstay ako sa kanya. Sabi ng mga kaibigan ko, iwanan ko na kasi madami naman pwede alagaan. Hindi pa mahirap, tama pa ang sahod. Lahat pa ng holiday bayad at saka meron ka pang 13-month pay at pag meron pang extra silang pera. Pero sabi ko sa sarili ko, okay na lang ito kahit kulang sahod kaysa baka kung ano na naman mapuntahan ko. So I stay put. At later, nag-ipon ako makabili ng lupa. At ang amo ko rin nag-bless sa akin sa bandang huli at mabait na din siya. Meron mga Christian Jewish community tumulong sa amo ko at meron isa talagang American Jewish palagi nagbibigay hanggang ngayon. Yung mga kaibigan ko nagsasabi na iwan ko ang amo ko. Ilang taon lang sila dito sa banal na bansang Israel. Kasi papalit-palit sila ng amo at hanggang hindi na sila nabigyan ng visa. Mahigit isang taon na kitang nakilala through social media, Facebook. Naka-attend pa ako ng pangalawang sumunon. Hirap ako noon kasi hindi ko marunong mag-reply sa email ko. Hindi rin ako marunong pumasok sa Zoom kasi ang ginawa ko lang dati pag wala na work, mag-pray, magbasa ng Bible. Pero hindi pa ganun kalalim ang relationship ko kay God. Lumalim lang noon nakilala kita. Kasi nga po, nanunood lang ako ng teleserya at maglaro sa sipi, nagpupuyat sa walang kwenta.
iyak ka kung nakakaiyak ang istorya o drama. Hindi magagalit ka sa mga kontrabida. Sobra akong nalungkot noong hindi ako makapasok sa Zoom mo. Hindi ako nanghinayang sa binayad ko. Nanghinayang ako para sa matutunan ko. Kasi wala ako alam sa gadgets. Wala kasi yun sa bundok. Hindi ko nga alam noon ang YouTube eh, pero nag-search kasi ako sa organic farming. Pero mula nakikita kita sa YouTube channel mo, pinapanood ko lahat yun. At sinusulat ko pa sa notebook kasi gusto ko i-review yun kasi sa amin, sa Iloilo, malayo kami sa internet. Dahil nakapaligid bundok. Kaya kung makakauwi din naman ako at meron akong i-review sa notebook ko. Excited ako pag meron ka bago po sa page mo. Yun na nga, nakabay na ako ng lupa. Kahit madami bato, kugon, tinik sa lupa. Mga kahoy na may mga tinik. Nagpatayo ng kubo sila tatay at nanay. Pero hinayaan ko yun, nag-invest ako sa iba. Like palayan at nagpaalaga kambing noong una, okay lang. Noong kalaunan, nawala pati puhunan. I'm trying to hurt lang kasi may sakit tatay niya, cancer. Nawala lahat ng imbes ko. Kaya sabi ko nga, merong binigay sa akin si Lord, pero pinabayaan ko. Lahat ng babasa ko at natutunan ko, apply ko sa farm. Sabi nanay, mag-alaga kita ng pig. Hindi kami makabili ng hollow block para sa gagawing bahay ng mga pig. Kasi inuuna ang mga malaking order. Sabi mo nga mag-umpisa ka kung anong meron ka. So madami kaming buhangin noong marami kaming buhangin sa tabi ng ilog. Una, manumano lang, wala machine. Hanggang gumawa din kami ng concrete hollow block. Nakabili kami ng makina sa hollow block sa kita at naging tatlo na ngayon at meron pa mixer. Yung kita ng hollow block, yun din ang binili namin ng machine. Yun ang nag-sustain sa mga tao na nawalan ng trabaho sa city dahil kay COVID-19. Hindi sila nawalan ng trabaho. Mga kapatid ko na lalaki, tatlo sila, hindi na bumalik sa Dubai. Sabi ko sa kanila, sabi ni Sir Dudong, gamitin ang abilidad, skill and character. My parents 83 years old but still working sa farm. Kasi enjoyment na nila yun, parang magkakasakit sila pag hindi sila makapagtrabaho. Nag-alaga kami ng baboy, manok at kambing mula ng pandemic. Ang manok itik umabot ng 100 taos. May mga itlong na din sila. Nag-umpisa lang sa konti, sa kopol. Pinadami lang namin. Ang baboy, wala naman pumasok na bumili kasi lockdown. Nagpatayo kami ng karinderya. Kasi yun ang natutunan ko sa iyo. Tinda namin ang karni sa talipapa malapit sa aming farm.
ang mga ulo at buto-buto, nilaga at ginawang noodle soup o bok choy, nalagyan namin ng value added kasi yun ang natutunan ko sa iyo. Si tatay, madami tanim na fruit bearing, may kawayan din, yun din ginamit namin sa farm. Our source of water galing sa bundok. Tapos may mga tao na ewan ang isip, tinanggalan kami ng tubig. Kahit kami nagpaayos ng tubig na nasa hose. Sabi ko, sige lang hanggang may bigla na lang lumitaw na tubig malapit sa farm na malakas. At yun ginamit sa farm, nilagyan ko ng tangke. Kaya kahit ginawan kami ng hindi maganda, blessing pa rin kasi sobra pa binalik ni God sa amin. At nag-build din ako ng mga tao. Sabi ng iba, para kamayaman, madami katao. Siyempre, hindi naman kumikita ang farm. May sahod naman ako, kaya nakakasahod naman sila to sustain their family during pandemic. Ngayon, maayos na mga tao kasi sabi ko kay tatay, tay, may sahod ako, hindi ako nawalan ng trabaho. At tinagdagan pa ng amo ko ang sahod ko. Pandemic, but we are still blessed. Nakatulong pa tayo sa nawalan ng trabaho. You okay? Slow learner din ako, Sir Dodong, bago magsinging sa utak ko during lockdown. Ang ginawa ko, nag-aral ako ng organic farming sa Pinas. Umpisa sila 8 sa umaga, dito 2 a.m. sa yung iba tulo palaway sa katutulog. But ako, kailangan ko mag-aral, matuto ng bagong skill. Ayos, lockdown talaga sa pag para matuto. I follow God ways at you said talaga. Kaya napangiti din ako kasi nga mga tinuturo mo bakit hindi naging profitable dahil mali nga ang mga ginawa ko. Nagpasalamat ako sa Diyos kasi isa ka sa pinadala niya sa akin. Siyempre lalo lumalim ang relationship ko kay God by reading and understanding the scripture. Pwede na ako umuwi, sir, kaso nga ang amo ko nabubuhay na lang by God mercy. Kung sasakyan pa, lostrated na lahat, kagaya ng kidney niya, gallbladder, puro na may bato. Hindi naman pwede operahan kasi hindi pwede mag-anesthesia dahil hindi na siya magigising. Sobra ako nalungkot noong nagkaroon ng bed sores, sabi ng nurse, doctor, kasi mahirap na gumaling dahil hindi na nagpa-function ang katawan niya. Umabot na ng 2 inches deep, syempre dahil na-contaminate na infection, dahil kung ano-ano na ang nilagay. Turo nila sa akin, hugasan mo ng sabon, lagyan ng cream, takpan mo ng gasa, pero lalo lumalim, hindi na talaga gumaling. Ang mga nurse na mga specialty sa bed sore, nagigive up na sila. Pero I never give up, 'di ba? Sabi mo, Sir Dodong, pray to bless the work of your hands. Problem turns to blessing. Develop your ability. Being a traditional farmer, naghanap ako ng dahong bayabas. Nilaga ko at yun ang nilinis ko 3 times a day. Tapos nilagyan ko ng luyang dilaw powder.
konti at nilagyan ko din ng honey. I got smile on my face, Sir Dodong is right. Ngayon, lo behold, gumaling na talaga ang tetsure ni Boss at minsan nagpunta ako sa family doctor niya. Hindi sila makapaniwala dahil imposible daw. So, kailangan nila makita mismo sa kanilang mata. Muli, Sir Dudong, walang hanggang salamat. Bahala na ang Diyos magbalik sa kabutihan mo. Nakahanap ka ng tinapay, hindi mo itinago. Ang iba itinago kasi madamot sila. Pero ikaw, ibinahagi mo sa akin ang alam mo. Kaya ako still growing and fruitful sa kabila ng pandemic. God bless you and your family. Sana makatulong din ako sa iba, lalo na sa mga OFW na kagaya ko. Maraming salamat.